star. They hear a choir sing. The music seems to come from afar. How Joseph and his wife Mary came to Bethlehem at night. They found no place to bear a child. Not a single one, they say. That man will live forevermore because of Christmas
Uma mistura de língua forte. Sa ating mga mag-aaral, magpagsalita at ating mga panauhin, isa pong maulan, ngunit pinagpalang hapon sa ating lahat. Ako po si Ginang Marie M. Juanillo, ang iyong tagapagdaloy ng programa. Sa hapong ito ay ating ipagdiriwang ang 158th birth anniversary of Andres Bonifacio with the team Bonifacio 2021, pagbubuklod para sa kaligtasan at kalusugan ng bayan, at 125th anniversary or martyrdom of Dr. Jose P. Rizal with the team Rizal para sa agham, katotohanan at buhay. Para sa pagsisimula ng ating programa, ang lahat po ay inaanyaya na buong galang na awitin ang ating nationalistic song na susundan ng panalangin na pangungunahan ni Ginang Angelo J. Barrett. Panginoon, salamat po sa hapon na ito at kami po ay nagkatipon-tipon, ito man po ay virtual. Nawa po ang gawain po sa hapon ito ay maging matagumpay at magkaroon po ng malawak na kaalaman ang bawat isa sa amin at magkaroon ng pagpapahalaga sa kung anuman po ang ibibigay sa amin o idudulot sa amin ang gawain ito. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa ay magkaroon po ng kaliwanagan at karunungan sa gawain namin sa hapon na ito. Nawa po, ang bawat isa sa amin ay maging ligtas at malayo sa anumang kapahamakan sa lahat ng oras sa araw. Panginoon,
kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, patuloy na humihingi ng pagpapala at ng gabay sa inyo. Nawa po maging matagumpay ang gawain namin sa hapon na ito at maging maliwanag sa bawat isa kung ano nga ba ang dapat na pagpapahalagan namin sa gawain. Ito lamang po aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Para naman po sa ating pambungad na pananalita, tinatawagan ko ang ating napakasipag na aralin panlipunan coordinator, Sir Eduardo A. Peralta. Hello po, Sir Edward. Hello, ma'am. Lumabas lang po ang sir. Kausap po yung dumating na taga-barangay. Wait lang po. Tinatawag po ni ma'am. Good afternoon po sa lahat. Hello po. Naririnig po ako, Ma'am Marnie. Yes po, sir. Pasensya na po at marami pong gawain dito sa paaralan, ano? At maraming inaasikaso. Umulat na ako ng mas. Tayo po ngayon ay nasa buwan, buwan na nakusahan ay kinagdiriwang po natin yung dalawang greatest heroes natin in all time. Sila po ay ang mag-iting na si Bonifacio at ang matalino na si Dr. Jose Rizal. Sa kanilang kagitingan at sa kanilang kabayanihan na ginawa sa bayan, ang kanyang sakripisyo, though sila ay magkaiba, ang isa ay gumamit ng sinasabi niyang pagmamahal na may kasamang konting kadahas dahil yun ang kanyang pamararaan. Samantalang ang isa naman ay gumamit ng isang pamaraan na kung saan ay pawang katalimuhan at pangkaisipan. Pero po, isa lang po ang common sa kanila. Ang common lang po ay ang pareho nilang inalay ang kanilang buhay dahil sa kanilang bansa, sa kanilang mga kababayan, sa kanilang pamilya, at sa kanilang mga kamag-anak. No wherein, hindi po naiiba ngayon. Tayo po ngayon ay dumaranas din ng kabayanihan sa ating mga sarili. Sa paanong paraan po? Nang nilabanan natin ang COVID-19 last year sa panahon ng kaharapan pa ng vaccine, inisip po natin ang ating sarili, ang ating bansa, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak, ang ating pamilya. Protectionan natin sila na sinasabi natin na kailangan hindi tayo magpatalo sa lumalaganap na epidemya. At yun po ay isang kabayanihan din po. Isang kabayanihan na pwede nating maituring na ginawa po ng ating dalawang dakilang bayan. Kaya sa lahat po, kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay aattend sa araw na ito upang magunita po natin ano pa po ba ang dapat nating malaman sa dalawang dakilang nagsakripisyo para sa ating bayan? Ano pa po ba ang dapat nating pahalagahan sa dalawang bayaning nagsakripisyo para sa ating bayan? So sa pamamagitan po ng ating mga respetadong mga speakers, at ako'y nagpapasalamat po Sir Linguel at kay Sir Jordan po na talaga namang sila po ay kapamilya na ng Claridel Integrated National High School sa pagbabahagi ng kanilang mga kaalaman, katalinuhan, na every time na kailangan natin po sila, maraming salamat po at nandiyan kayo sa tabi ng AP Department po at ng paaralang Claridel Integrated National High School. So maraming salamat po sa mga teachers ng AP. Ako po yung nagpapasalamat dahil kahit hindi ko po sila nabigyan ng gabay,
At hindi po talagang aming communication lately ay parang salitan lang dahil marami pong ginagawa sa paaralan at marami po kami pinag-aabalaan the past two weeks, katulad ng kabayanihan na ginawa ng mga teachers ng Plaridel Integrated National High School na tayo po ay pasado sa SBM Level 3 regional level po. So iyon po ay isang kabayanihan ng mga guro at mag-aaral ng Plaridel Integrated National High School na nagsakripisyo at gumawa para maipasa po yung level 10 na ito. At congratulations po sa ating lahat na mga AP teachers sa patuloy na nagbibigay po ng kanilang kagalingan, katalinuhan sa pagtuturo at sa pagbibigay po ng mga curricular activities na ito. Congratulations mga mamshi. So, isa po, ako po ay nagpapasalamat din po sa ating grouping PSDS, Dr. Gregoria Gutierrez, na lagi pong kaagabay ng ating paaralan, na talaga pong full po ang support niya pagdating po sa ating mga gawain. So, congratulations po at maraming salamat po. Sana po ay marami tayong matutunan sa webinar ng ito. At sana po ay ating pong isa puso at isa buhay yung ating matutunan sa webinar na ito. Dahil lahat po tayo sa Pilipinas ngayon ay bayani dahil nalabanan po natin ang COVID-19. Thank you so much po and back to you, Ma'am Marnie. Maraming salamat po, Sir Edward. At sa pagpapakilala ng ating tagapagsalita, tinatawagan ko si Ginang Alilin B. Peter. Magandang hapon po. Malinaw po kaya, Ma'am Marini? Yes po, ma'am. So, sa atin pong lahat, isang mapagpalang hapon po. So, muli po, akin po ang karangalan na ipakilala sa inyo ang una po nating tagapagsalita sa hapon pong ito. So, ako po ay nagagalak na mabasa ang kanya pong personal info sapagkat talagang napakahusay ng ating unang tagapagsalita. So, hayaan niyo pong isa-isahin ko po ang kanya pong mga achievements so, at yung kanyang mga kasalukuyang katayuan po. So, ang ating pong unang tagapagsalita ay nagtapos ng pag-aaral ng BS Statistics sa UPLB. So, sa una pa lamang po ay talagang hahanga na tayo. So, imagine po yung course at paaralan na kanyang pinasukan. Siya po ay former manager ng SPI Global sa Paranaque. So, taong 2019 to at 2009 to 2018. Siya rin po ay dating guro sa senior high school sa ESMAN. So, taong 2017-2019. At guro din po siya dati ng senior high school sa RSA. So talagang napakahusay po ng ating tagapagsalita. At sa kasalukuyan, siya po ay sangguniang barangay member ng Barangay Upos at nagtatrabaho sa Wells Fargo X LLS Philippines. Ang Deputy Area Commander for Laguna, Night of Rizal. So ayan, kaya nga po nung naghahanap kami po ng tagapagsalita para po sa ating celebration ngayon ay siya po agad yung pumasok sa aming isipan sapagkat siya po ay kilala at dahil napaka-aktibo po ng ating pong tagapagsalitang ito. At siya din po ay immediate past chapter commander ng Night of Rizal dito po sa ating bayan. So mga kasamahang guro, mga magulang, mga mag-aaral, so atin pong bigyan ng virtual clap. Ayan po, kita na po sa ating camera, sa ating screen, ng ating mahusay, ang atin pong matalino, ang kapatid ng aming ating kasamahan na guro, si Ma'am Angelo. So atin pong palakpakan, Konsehal Alexander Jordan Barrett. Okay, so maraming salamat po Ma'am Alilin sa pagpapakilala. Ako po ba ay naririnig ng mahusay? Yes po, sir. Okay, so maraming salamat po. So, I will be presenting my screen. Can you please confirm po that you are seeing the screen?
Nakikita na po ba ang aking screen? Opo, sir. Nakikita po. Okay. So, again, it is my privilege and the pleasure na ako po ay may inyong maalayahan na magbigay ng konting pananalita ukol sa akin o ating idolo patungkol po sa kanyang naging buhay, naging kanyang kabayanihan, and at the same time, ano po ba yung kanyang mga iniwang prinsipyo o aral sa ating mga Pilipino na nararapat nating patuloy na tayuan, and at the same time ay huwag kalimutan. So, I'll go straight to my presentation. So, I titled the presentation ng Unang Pilipino. You might wonder na bakit ito po ang titulo ng aking presentasyon. Kasi, I'm sure naman, you would know that Rizal was born 1861. So, imposible naman na siya ang pinakaunang Pilipino. But the thing is, ang ideya po kasi ng pagiging isang bansa actually started when Rizal started his movement. Kasi po, before Rizal coined the term isang bansa or Pilipino, ang mga Pilipino ay kilala na pagkakaroon ng regionalism na tinatawag. Halimbawa, yung mga Tagalog, they call themselves Katagalugan. And then yung mga Mindanao, they call themselves either Maranao or Muslim o kung ano man nilang regionalism na tawag nila sa kanilang lugar. And the Visayas, we call them Visayas or Cebuano or Hiligaynon. So ganyan. But then Rizal came about with this idea that we should not treat ourselves as part of a particular region, but we must consider ourselves as part of the whole country, and that is Pilipinas, and we should call ourselves Filipino. That is the very reason why I titled the presentation as Ang Unang Pilipino. And of course, you see here below the very famous hairstyle of our idol, Jose Rizal. So moving on. So, this is the full name of our national hero, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. We know that the mother was Teodora Alonso Rialonda and the father was Francisco Protasio Mercado. So the real surname, ang totoo pong apelido ng kanilang pamilya ay Mercado. Bakit naging Rizal? Because during that time, when the Rizal family was being identified by the Spanish authorities as someone critical to them, so pinag-iinitan ng mga Kastila ang kanilang pamilya. So the family decided na they need to change their surname because Mercado was very known at that time but medyo Spanish sounding. So they changed it to Rizal. Actually, the root word for Rizal was Richal, which means rice field. So bakit naging rice field po ang inspiration nila? Because at that time, Calamba was a farming pueblo or municipality. So they used Richal, which eventually became Rizal. And the picture depicted here, during the presentation, I'll be showing po pictures, random pictures of Jose Rizal, and I will provide trivias about those pictures. This picture of him standing ay kinuha or nakunan po yan when he was 13 years old. It is recognized as one of the earliest pictures he had kasi wala nang ibang matrace sa pictures niya. That time, he was studying in Ateneo. So, high school po siya nung panahong iyan. So, moving on, 7-Eleven. What's with 7-Eleven? Sapat naman may 7-Eleven sa presentation mo. Actually, when you see 7-Eleven, you must remember that it actually tells something about Jose Rizal. Hindi po siya ang stockholder o hindi siya pasimula ng 7-Eleven. But it talks about or speaks about his family. They were 11 siblings. 11 sila magkakapatid. At si Jose Rizal po ay pang-pito. So that's 7-Eleven. Okay? So a little trivia lang. So when you see 7-Eleven, you must see Jose Rizal. Next one. I'm sure we already know that Rizal was not physically gifted when he was born. Pandak lang siya, maliit na tao. Sorry for the word. Nasaktan din ako. So, he was standing only, according to accounts, anywhere between 4'11 to 5'2 or 5'3. So, ibig sabihin, he was either shorter than me or a little taller than me. Kasi 5'2 po ako. So, parang ibig sabihin, talagang sa standard natin ng matangkad, talagang maliit lang si Rizal.
And he was very physically challenged because masasay bata. And according to stories, talagang nahirapan yung si Doña Teodora na ipanganak siya because hindi proportion yung kanyang physical dimensions. Malaki yung ulo niya as compared to his body. So, nung ilalabas yung ulo, medyo nahirapan. Talaga, malaki yung ulo. And then, nung makalabas yung ulo, then all is well. So, but Rizal was very aggressive and very decided when it comes to making decisions about his life, even at a very young age. Kahit bata pa lang siya noon, he knew that he really need to do something to be physically strong. So, he engaged himself sa mga physical activities that would help him improve his health condition. Depicted in the picture, kasama po ni Batang Pepe, yung kanyang aso named Usman. Kung nakapunta na po kayo doon sa kanyang bahay sa Kalamba, andun yan. So, yung aso niyan ang naging kasama niya lagi when he was doing physical activities, when he was walking, when he was running, playing around the neighborhood. Yan ang lagi niyang kasama. At the same time, siya po kasi binilhan ng tatay niya ng isang pony or kabayo na ginamit din niya to improve his physical well-being. The name of the pony was Alipato. At maraming stories naman na sinabi kung ano yung mga naging encounter niya with the pony and the dog. So, dahil sa kanyang pagiging agresibo at pagiging disibido, napabutihin ang kanyang physical na kondisyon. Katulong ng kanyang tiyuhe na si Manuel, a brother of his mother, talagang naging okay ang kanyang kalusugan. And of course, we know naman na at the later stages of his life, talagang physically naging very conditioned ang ating pambansang bayani. So moving on, Rizal is being recognized as a genius. So sa technical terminologies, we call those geniuses as polymath. Polymath meaning they excel in a lot of disciplines or areas ng pagiging matalinong tao. Of course we know that Rizal was a doctor. Diba? Alam natin, magaling siyang eye doctor. We know that he was an author. Maraming nobela, tula, istorya na kaniyang inakda. He was also an artist. Magaling siyang magpinta, magaling din siyang iskultor, magaling din siyang inhinyero, magaling na negosyante, name it, and perhaps he could do it. So sinatabi nga natin, a jack of all trades. And depicted in the picture, yan po ay fencing competition nila ni Juan Luna, a good friend of him. So, ibig sabihin, aside from doing all these activities, nationalistic activities, he also found time to be engaged in sports. And actually, he was known to be a very good sportsman. Magaling siya sa fencing, he was a good boxer, magaling din siyang sa shooting ng baril. He was also good in chess. So, talagang a jack of all trades. So, that really made us be proud of him as a Filipino because talaga napatunayan niya na Filipinos can excel in a lot of disciplines and areas. Polyglot. Polyglot means he could speak, communicate, write in a lot of languages. Sa standard ng pagiging polyglot po, a person needs to be able to speak fluently, write fluently, or communicate very well in at least 5 languages. But if you could guess, kung ilang lingwahe po ang kayang salitain, isulat, o i-communicate yung Rizal, you would be very, very amazed. Kasi Rizal could actually speak 22 languages. Of course, we know that the preference of Rizal was Spanish. He also, of course, he knew how to speak in Tagalog, English. But you know, the sample, the picture depicted in the presentation, this was a letter sent to Ferdinand Blumentritt, his best friend, expressing condolences when Blumentritt's father died. Actually po, tatlong lingwahe ang ginamit na dyan. They started with using German and then proceeded to using English
and ended the letter using French. At sa lahat ng lingwahe kanyang natutunan in 22 languages, talagang excellent yung kanyang language skills. So talagang polymath at the same time polyglot. So talagang truly a genius mula sa ating lahi. And moving on, I already mentioned Ferdinand Blumentritt. Rizal was a very good friend. But you know what? Marami po tayong nababasang stories about Ferdinand Blumentritt and Rizal that they were very good friends. But you know, for a fact, they only met once. At nang marami naging interactions nila were through letters. Remember, wala namang cellphone noon, wala namang telephone noon. May telephone, pero not very used at that time. So talagang mostly correspondence or letters ang kanilang naging communication or engagement. Pero Blumentritt really made a mark in Rizal's life. Blumentritt was a teacher, an Austrian, and talagang siya yung parang naging confidant niya. Sa kanya sinasabi ni Rizal yung kanyang mga problema, ang kanyang mga katuwaan, ang kanyang mga excitement, even some of his love stories. Talagang kay Ferdinand Blumentritt na sinasabi. And you know what? Blumentritt had a lot of write-ups or articles about the Philippines. But Blumentritt was never, he never came to the Philippines. He was never in the Philippines. At natutunan lang niya yung maraming bagay yung respect about the Philippines through Rizal. So talagang ganun kadami ang kanilang communication na talagang natutunan ni Blumentritt what is with the Philippines. And yung nasa picture po, it was a sketch made by Rizal. So it was also an indication na mahusay ang kamay ng ating pambansang bayani because maganda yung drawing. Diba sa standard natin, o lalo na ako na hindi mo rin mag-drawing, ang ganda ng drawing ng Sir Rizal. So that's another skill of him. I'm sure most of us already know na si Rizal ang gumawa nung si Pagong at si Machine. Yung isang story nila lagi natin ginagamit natin mga bata o kaya naman narinig natin when we were younger. And yun nasa picture na yan, it was the cover of the comics, tapos yung sa ilalim, talaga yan yung handwriting niya. And, but the story was not originally from Rizal. Talagang ano lang yan, na-transfer na lang yan sa iba't ibang bibig. So, para ang ginawa ni Rizal, ginawa niya talaga ng comic, ginawa niya ng illustration, ginawa niya ng script. Tapos, talagang he made it very popular. And up to this day, talagang alam naman natin na sikat yung story niyan, and we know the values or lessons na binibigay ng story niya na pagiging patas, pagiging mabuting tao, but at the same time, be wise enough to deal with those people na talagang will try to fool or do fraud with us. So, napakagandang story. Mababaw sa tingin natin kasi bata, but the lessons being given by the story ay talaga namang malalim at napakaganda. So, because of this, it was considered to be the first comics talaga na na-publish ng isang Filipino, actually na-publish yan in Europe. So parang, because of that, Rizal is also being considered as a father of Philippine comics. Diba, we know naman si Kenkoy, ganyan-ganyan. Pero actually, based on history, it was the first one talaga na na-publish na comics made by a Filipino. Of course, I can feel your excitement. Talagang, Rizal is known to be a very loving person. So in our words, we call it lover boy. Pero mayroon iba na nagsasabi na this is a bad side of him. Na sabi nila babaero, na hindi kontento. But Rizal was not doing things nang walang dahilan o for fun lang because he was not known for that. So, I will try to explain one by one kung ano po ang naging kasaysayan ni Jose Rizal sa siyam, at least 9 na babae na yan na considered na naging parte ng kanyang buhay pag-ibig. So, the first one was Segunda Katigpak. This woman was considered as the puppy love of Dr. Jose Rizal. Yan ay isang Batanggenya, a classmate of his sister na nakita niya in Lipa, Batangas. So, parang bata, I mean, I think Rizal was around 12 or 13 when he met Segunda Katigpak.
So talagang wala, nothing serious at that time. Dahil ano lang yan, nagka-crush, nagandahan, o kaya nabaitan, they had small talks, and siguro dahil sa mahusay magsalita si Jose Rizal, nagkaroon din ng konting crush yung babae, pero it was very short. So she was a Batangueña. The second one was Leonor Valenzuela. Si Leonor Valenzuela was a neighbor for said was studying in USP. So sinasabi na si Leonor Valenzuela hindi naman talaga siya nagkagusto kay Rizal. Pero si Rizal kasi may hilig magsulat ng mga tula, ng mga storya. And ang sikat na karanasan with Leonor Valenzuela was that yung mga tula at stories sa sinulat ni Rizal using invisible ink na nasa papel siya, invisible ink, and then mababasa mo lang yung tula or liham kapag itinapat mo sa ibabaw ng lampara or apoy. Pero sinasabi ng mga conspiracy theorists na kaya naman ginawa ni Rizal yun, kaya naginawa niyang invisible ink instead of the visible ink. Kasi parang at that time daw, nagsisimula na din yung kanyang romance with Leonor Rivera, which leads me to talking about Leonor Rivera. Alam natin na si Leonor Rivera talaga yung tinuturing na sweetheart or love of his life. Napakahaba ng panahon na talagang si Leonor Rivera ang naging inspirasyon ni Pepe when it comes to doing his work, when it comes to his travels, kapag siya nalulungkot, iisipin niya talaga si Leonor Rivera. But it was a very sad story. Yes, they were cousins. Actually, malayong magpinsan. But the sad part of it is that ayaw nung nanay ni Leonor Rivera kay Jose Rizal. For some reason we don't know, may ganong reservation yung nanay ni Leonor Rivera kay Jose Rizal. The saddest part was that pinwersa si Leonor Rivera na magpakasal sa lalaking hindi niya mahal, an English engineer, surnamed Keating, na talagang nagpaguho ng puso ni Jose Rizal. He was very sad, pero he was still focused. Pero ang naging problema kasi doon, nag-isip si Leonor Rivera that Rizal actually forgot na si Leonor Rivera. Akala ni Leonor Rivera, kinalimutan na siya ni Pepe. But the fact is, for almost a year, lahat ng sulat na pinapadala ni Jose Rizal kay Leonor Rivera was being hidden from Leonor Rivera. Parang ini-intercept ng nanay ni Leonor at hindi nababasa ni Leonor Rivera. And because of that, akala niya kinalimutan na siya ni Pepe. And she agreed eventually to marrying the person na hindi naman niya na minamahal. So, and that leads me to Consuelo Ortiga, parang ito yung kinatawag na parang naging rebound ni Jose Rizal at that time, kasi nga, very heartbroken kay Leonor Rivera. Consuelo Ortiga was actually the daughter of a Spanish authority in Manila na naging kasama ni Jose Rizal during the lowest point of his life na sa buhay pag-ibig. And then, it is known na yung pinakamagandang tula na ginawa ni Jose Rizal, romantic poem titled Ala Señorita, ay kay Consuelo Ortiga niya yun inialay. Pero Consuelo was being pursued also by a friend of Jose Rizal. At dahil tingin ko naman talaga, hindi din naman talaga ganun kamahal ni Jose Rizal si Consuelo, na hinayaan niya, pinabayaan niya yung kaibigan na lang niya magpursue kay Consuelo. So, and that ended their story. Next one, si Jose San, the real name of Jose San was Seiko Osui. Ito yung best opportunity ni Rizal kung gusto lang niyang maging maganda ang kanyang buhay, because Jose San was from a very rich family, Japanese family. His father was a Japanese samurai. So, may impluensyang pamilya, mayamang pamilya. And Jose San was very in love of Jose Rizal. At tingin naman ng mga historiador, Rizal was also hooked kay Jose San na talagang pwede niya siya mag-settle kay Jose San na maging asawa niya. But because Rizal was very focused on his nationalistic duties sa kanyang kilusan para sa ating bayan,
he opted, he chose to leave Jose San kahit nasaktan din naman siya doon. And then when next is Gertrude Becker. Si Gertrude ay isang English, a daughter ng kanyang landlord. Kasi siyempre, si Rizal was always in boarding house during that time because he traveled a lot. So, siya anak ng landlord niya. At siguro, si Rizal kasi, kahit maliit siyang tao, Gertrude Beckett was a very tall woman. Pero siguro na in love siya kay Jose Rizal because magaling manalita Sir Cesar. His words were really music to the ears of Gertrude. Yung kanilang mga lambingan na tawagan, Pepe was calling Gertrude as Jetty, and then Gertrude was calling Rizal as Petty. So yun yung kanilang lambingan tawagan. Pero again, seryoso si Gertrude in settling perhaps with the Rizal, but of course we know that Rizal was very focused sa kanyang laban para sa ating minamahal na bayan. So again, he kinalimutan niya yung kinararamdaman, and did not choose to settle, and eventually proceeded with his nationalistic duties. The next one is Nellie Bauskid. Sikat to si Nellie Bauskid kasi medyo controversial. Because Nellie Bauskid was also being pursued by a famous hero of ours in Antonio Luna, ang general. So, but Nellie, medyo mas leaning siya kay Jose Rizal. Si Antonio Luna, siyempre, selo, siguro, kasi gusto niya si Nellie Bauskid. Eh, ang ginawa ni Antonio Luna, nagpakala siya ng chismes about Nellie, speaking bad words about Nellie, and Rizal did not like that. At of course we know that Rizal was a very gentleman. Ayaw niya ng ganun. So kahit kaibigan niya si Antonio Luna, talagang hindi siya natuwa, and he actually asked for a duel with Antonio Luna, na talagang handa siyang umabot sa ganung sitwasyon para lang proteksyonan at protektahan yung babae na naging malapit din naman sa kanyang puso. But of course we know na hindi naman natuloy ang duelo. Dahil nag-prevail ang mga kaibigan na inawat ang kanilang supposed to be ay naging duelo. Siguro dun pa lang sa dagpong yan, we lost one hero, but thank God, hindi nangyari. And next one was Susan Huckabee. Susan was a Belgian. She was from Brussels. At ganun din, siya naman ay pamangkin nung landlady, nung inupahan yung Serizal in Brussels. Susan was in love with Jose Rizal. At again, Rizal had to left. Nung umalis siya sa Rizal, iniwanan siya ni Rizal, o sige, niregaluan yung Rizal ng isang kahon ng tsokolate. But you know what? Susan did not open the box of chocolate. Siguro, gusto niya maging talagang souvenir. Or actually, she sent a communication to Jose Rizal telling Rizal na bumalik na siya ng Brussels and for them to open the box of chocolate. Pero siyempre, Rizal was very focused, o kaya naman, malamang nasa Dapitala siya at that time, so wala na nangyari na pagbalik ni Brussels for Susan. But actually, Rizal went back to Brussels, pero hindi na sila nakita because ang focus na lang talaga ni Rizal was for his working elephant Brusselismo. And of course, we know na yung final na woman na sa buhay niya sa Rizal, it was Josephine Bracken na naging asawa, hindi man formal, pero common law, wife niya sa Rizal. Siya naman ay nakapunta, nakita sila ni Jose Rizal because yung kanyang parang tatay-tatay, umampun sa kanyang tatay, was having high eye problem. And of course, at that time, Rizal was known to be a very good eye doctor. So, hinanap nila si Rizal from Hong Kong na pumunta sila sa dapitan para ipagamot yung tatay. And then, syempre, lagi sila magkasama. So, nahulog sa isa't isa. And the rest is history. Naging magkasawa sila. Nagkaroon sila ng anak. Pero namatay din kagad. The name of the baby was Francisco after the father of Jose Rizal. And we know naman na nung mamatay si Jose Rizal or assassinate si Jose Rizal, talagang naiwan
na si Justin Bracken, but actually medyo nalungkot ako dyan because ang ganda na sana ng love story nila, pero dahil siguro bata pa si Justin Bracken, nag-asawa din siya ng iba, si of course, and si Nat Feeling, si Kinunim also. Kaya sabi ko sana, okay na sana yung story nila, pero siguro dahil bata pa, kailangan din ng kasama. So, hindi din sinasal yung huling lalaki sa buhay ni Justin Bracken. Okay, so sila po yung siyam na babae. Do you have any questions, sir, ma'am, before I proceed? Or are we good to move on? Okay po. Silence means I move on. Okay. Rizal was very genius. Na talaga namang even in science, he excelled. Depicted in the picture ay tatlo pong species na pinangalan sa after Jose Rizal because yung mga tatlong species na yan, nakuha o nakita yan ni Jose Rizal when he was in the Pitan, in exile na siya niyan. Imagine, makakulong niya yung tao. Hindi mo talaga nakakulong sa isang napreso. Pero it was supposed to be a very sad part of his life. Pero hindi eh. Talagang he made use of his time very excellently. Na talagang even in science, talagang nakuha pa niya na ipakita yung kanyang pagiging siyentista. Yung tatlong species po na yan, the first one, yung medyo mas malaking picture, it was a flying lizard, imagine. Takot tayo sa lumilipad na ipis. Paano pa yung lumilipad na butike? It was a flying lizard. So, ang pinangalan sa kanya was Draco Rizali. The second one is a toad. Alam natin yan, palapa. Pinangalan naman sa kanya ay Racophorus Rizali. Of course, merong Rizali yan because after ni Rizal yan. And then the next one, yun pong salagubang or beetle, it was named Apogonia Rizali. So at least three species sa kanya ipinangalan, and that makes us more proud na ang galing. Imagine, buong mundo kinikilala yung species na yan. Pero sana huwag tayo makakita ng lumilipad na butiki. Then good luck sa atin. So here, Rizal was very a normal person. Siguro iniisip natin na bayani siya, matalino siya, a doctor, talagang busy sa maraming bagay. Pero umahanap din naman siya ng paraan to really enjoy life. And isa sa kanyang mga diversion, ay yung pagiging talaga, sabihin na natin na lottery addict. Hindi naman addict na parang kailangan niya ng treatment. Pero talagang mahilig siya sa mga games of chance. Yan, lotto, siguro kung may wedding na pong panahon niya, baka tumataya din sa wedding yan. So, yung nakalagay pong ni Rizal, it was the number combination na napanalunan niya. Asa yung tatlo sila dyan, sa ticket na yan, nagati-hati, one was captain na yung nagbabating sa kanya, na kapitan during his exile, and the second one was Spanish na nagati-hati sila sa premio. The total price was 20,000. So, ang naging share ni Jose Rizal sa premio, ay 6,200. He spent the money, yung 2,000 ibinigay niya sa kaniyang tatay, yung 200 ay pinadala sa kaniyang kaibigan na nangangailangan ng tulong, and then the 4,000 pesos was spent buying properties in the Pitan. So talagang, siguro, it was through the grace of God talaga, na bigyan sa niyang ganyang pagkakataon na magkaroon ng ganyang amount of money para bumili ng property sa Dapitan, at talagang ginamit niya yan para pagbutihin ang buhay ng mga taga-Dapitan. At that time, Dapitan was known to be a poor location. Walang trabaho ang mga tao, yung mga bata hindi nakakapag-aral, walang kabuhayan ng mga kalalakihan, mostly talagang marami dyan, mga mangingisda lang, pero they lack technology in how to fish properly na mas maging marami yung catch nila para maging mas mabuti yung buhay nila. So what did Rizal do in improving the lives of mga taga-Dapitan? So kung sa standard nga natin ngayon, siguro Rizal should be considered the model public servant. Wala siya talaga official title at that time. Hindi siya mayor, hindi siya kapitan, hindi governor, hindi congressman. Pero he did everything in his power or in his capabilities para talagang pabutihin yung buhay ng mga taga-Dapitan. The first picture
yan po yung kanyang bahay, or at least the replica ng kanyang bahay, ganyan ang itsura. At ginagamit niya yung bahay na yan in giving education sa mga kabataan ng Dakitan. Most of his students were mga kalalakihan, were men, young men. Tinuturuan niya sa tinuruan bumasa, tinuruan ng mga prinsipyo sa buhay, tinuruan ng kabuhayan, na before na arrival of Jose Rizal in Dakitan, talaga yung literacy rate ng Dakitan was very low. Pero when Rizal left Dakitan after 4 years, nang exile niya doon sa lugar na yan, talagang naging okay yung mga tao sa Dakitan. Marunong na silang bumasa, marunong na sulat, they can now communicate. Actually kasi before na maging literate yung mga tao ng Dakitan, ina-abuse yung mga taga-Dakitan, taga-Dakitan ng mga negosyante. Dahil hindi sila marunong magsulat, talagang kung magkano nilang ibigay yung presyo, talagang inaabuso yung mga taga-Dakitan na actually contributed sa pagkakaroon ng hindi magandang buhay ng mga taga-Lagar doon. And because of Jose Rizal's advocacy in education, na-improve yung buhay ng mga tao doon. So, tinuruan niya yung mga kababaihan ng mga livelihood. Tinuruan niya yung mga kalalakihan, binigay niya ng, tinuruan niya ng technology, papaano mas magiging okay yung kanilang biwas o huling isda na naging mas okay yung pamumuhay nila. And then the last picture depicted here, proved that Rizal was also a very good engineer. Yan po yung tinatawag na Talisay Water System, kasi bago yung panahon na yon, ang pagkuha nila ng tubig, talagang gumagamit sila ng pumunta sa bukal, lalakad ng malayo, may timba, bubuhatin, dadalhin sa bahay nila, na talagang napakahirap. Pero Rizal was also a very good engineer. He had an idea na para yung tubig mula sa mataas sa bahagi ng Dakitan ay bumaba ng Talisay, ay bumaba sa mga kabahayan na magiging dahilan para hindi na kailangan maglakad ng malayo, magbuhat ng mabigat, para lang magkaroon ng tubig na kanilang gagamitin sa pangaraw-araw. So the basic technology used by Rizal was yung typical kawayan. Nung panahon na yun, talagang okay na technology na yun. Na talagang yung pinagsunod-sunod yung mga kawayan mula sa taas, na siguro nagkaroon siya ng parang impounding area mula sa taas, and then using bamboos, umabot pababa yung tubig para gamitin ng mga tao. So, Rizal used his personal money in improving the lives of mga taga-Dakitan. And again, I would consider him should be the model public servant of our time, kasi yun yung hinahanap natin sa ating mga lingkod bayan, na we'll do something, even using his personal money, to improve the lives of people. But we know for a fact, kung anong conditions ang kasalukuyan, na talagang the position is being abused by those in authorities, na they are not doing service to people, but instead, doing business against the people. And it's the very sad part. So, again, election time is just around the corner. And sana magkaroon ng mga leader ng ating bayan o ating bansa na talagang totoong malarisal, na talagang ang iaalay ang sarili, not for personal benefit or for any personal interest, para kundi para talaga sa pabutihin ang buhay ng ating mga kababayan. We are really dying to have new results in our country or in our community. Pero hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. I am very sure na hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos, hindi tayo inabandonan ng Diyos. Talagang meron pa dyan na talagang mga ang prinsipyo at ang paniniwala ay tulad ng ating pambansang bayan, si Jose Rizal. So, bago humaba ang ating pag-uusap tungkol sa politika, let's move on. So, napakaganda ng ating question for today that we are celebrating both Andres Bonifacio and Jose Rizal. At siguradong hindi naman po lingit sa ating kaalaman na there are some camps na trying to, ano yung pinapalabas at pinag-aaway si Jose Rizal at Andres Bonifacio, or at least their supporter o yung mga naniniwala sa kanila, trying to make competition. Actually, there was no competition and no reason at all para pag-isipin natin o pagkumparahin natin yung dalawa kung sino yung mas magaling, sino yung mas bayani, sino yung mas tumulong sa Pilipinas, because they are equally great heroes of our country.
Rizal was not against Bonifacio. Bonifacio was not against Jose Rizal. Then why it is that we are doing this na parang pinagpapaligsahan natin yung dalawa where in fact, they help each other. Kasi lumalabas sa mga storya na si Bonifacio ay pinapuntahan si Jose Rizal na sumama sa Katipunan, na sinabi ni sumama sa revolution, and of course, Rizal neglected the idea. Kasi hindi, sinasabi niya na iduwag si Rizal kasi hindi sumama sa digma. No. Rizal was not known to be a coward person. You know that for a fact. Pero ano ang naging konsiderasyon ni Sir Rizal in saying no to Dr. Pio Valenzuela when Bonifacio sent him to speak with Rizal? Ang inisip talaga ni Rizal kasi talaga, hindi handa ang Pilipino because totoo naman, talaga magkakaroon ng bloodshed. Ano sinasabi ni Sir Rizal? Ano ang laban ng ating bolo sa rifle o kanyon ng mga kalaban? Hindi pa si pa. Diba? And alam naman natin na naging nasaysayan, talagang maraming Pilipino ang namatay at nagbungis ng buhay dahil talagang at that time hindi tayo handa. But Bonifacio and the rest of the Katipuneros, ang mga Pilipino at that time, they were willing to really die for our country. Libu-libu man ang namatay, but still, it was good enough para yung mga mananakop talagang mag-sumurong or sumuko because they are also losing lives. They are also spending a lot of money just to sustain yung battle. So, dahil nagtitipid din naman yung Espanya, yung Amerika, nung Amerika na naging mananakop natin, same with the Japanese forces, hindi naman talaga natin tinalo sila eh. Kung pagdating sa battle, hindi natin tinalo ang mga bansang iyan. But then, naging consideration ng mga bansang iyan that they were also losing lives, they were also losing soldiers, and they were also spending a lot of money. Di ba? Kaya nga po, ang Pilipinas ay napunta sa Amerika from Spain, din binenta tayo, $20,000. Kasi talaga, it was all economics. It was all money then. Yun ang naging consideration ng mga bansa. But Bonifacio was very vocal in saying that Rizal was his inspiration. Di ba? Kailan nagsimula ang actual na pag-aklas? When Rizal was captured. Nung hinilo siya si Rizal, then talaga nag-alab ang nag-alimpuyos ang damdamin ni Bonifacio na we really need talaga na lumaban na sa mga Espanyol. And then, they tried na itapas siya si Rizal. Actually, they had this chance na makatapas siya si Rizal, but hindi. Hindi sumama siya si Rizal because for him nga, he was also willing to offer his life for our country and to serve as inspiration to Filipinos. Kasi, imagine, kung walang ganong inspirasyon ang mga Katipunero, or let's do it specifically, kay Bonifacio, pwedeng hindi nagkaroon talaga ng revolusyon. So, perhaps Rizal was playing minds na I am willing to serve as inspiration to my co-Filipinos. They are willing to go battle, then I will be the inspiration, I will offer my life. Pero walang competition po sa kanilang dalawa. Lahat tayo dapat igalang sila pareho at kilalanin bilang talagang napakahuhusay natin mga bayani. And we really owe them a lot kung ano ang meron man tayo sa kasalukuyan. Kalayaan man ito may tuturing. Siguro hindi naman katulad ng unang panahon talaga tayo mga alipin. Pero siyempre, meron nga mga sinasabi na hindi naman talaga tayo totoong malaya. So, pareho tayo sa saludo sa kanilang dalawa. God Andres Bonifacio and God Jose Rizal. Okay. National hero. Kanina ko po sinasabi na Rizal ay pambansang bayani or that he is our national hero. Wala naman po sa inyo umapela. Walang kumestyon o walang kumontra. But you know for a fact, wala naman po talagang isang batas o isang kautusan o isang proklamasyon na nagsasabi na si Jose Rizal ang ating pambansang bayani o simbolo natin bilang isang bansang Pilipino at dapat nating kilalanin bilang pinakadakilang bayani. There's no such proclamation. Wala pong ganung batas na nagsasabing siya lang ang ating pambansang bayani. Pero alam niyo po, siguro may kukusigurin natin yan at isa rin sa napakataas na pag-iaralan natin kay Dr. Jose Rizal na even without such kind of proclamation, we agreed, all of us would agree na siya ang ating national hero. No one would say na hindi, yun siya pambansang bayani. O no one attempted to correct me na, Sir Alex, hindi naman po siya pambansang bayani. Because,
parang tinanggap niya natin sa ating mga puso, sa ating mga diwa, yeah, the destiny is our national hero. And that makes us more proud na talagang hindi kailangan ng batas o isang decree o isang proklamasyon para lang kilalanin ng isang sambay ng Pilipino. So even without that kind of formality, Filipinos agree. And we are one in saying that Rizal was a very great Filipino and he is our national hero. I thank all of you, sirs, ma'ams, guests, parents, students, in finding time to listen to me in my short discussion. So, depicted is the most common portrait of Rizal being used. And then, yun pong signature na yan, yan yung most common signature din na ginagamit ni Jose Rizal. Actually, marami siyang naging signatures, pero yan yung pinaka-common. And let me end my presentation in saying, in leaving you with this quote, na sinasabi ni Jose Rizal na isang walang silbing buhay, ang isang buhay na hindi nakalaan sa isang dakilang adhikain. Ito daw po ay tila isang bato na nandoon sa tubigan o palayan na hindi dapat siya naroon at hindi siya naging bahagi ng isang matikas o malaking gusali. So, it is a calling for all of us to be engaged in something, engaged in advocacy to help our countrymen or to help humanity because we are not living just for ourselves or for our families. Tayo ay nabubuhay para sa ibang tao, higit para sa atin. Talaga kailangan nating isipin that we are not just living just to live or to enjoy life. We have to have that great idea, adhikain or advocacy for our co-Filipinos or co-human. Dahil po talaga naman na isang mas magandang buhay ang isang buhay na inilaan para sa kabutihan at para nga po sa isang dakilang adhikain. And with that, I end my presentation. Thank you very much, sirs, ma'ams, for listening to me. And if you have questions po, let me know. And I think I still have time. If kung meron pa po kong oras, I will entertain some of your questions. And I will try my best to answer po yung inyo pong mga katanungan. Ayan, so maraming salamat po. Kung meron po tayong katanungan, mag-raise hand lang po. Ayan, so mukhang wala naman po tayong tanong. Ano po? So, marami pong salamat, Sir Jordan. So, sino po bang hindi nakakakilala kay Rizal? Ngunit napakarami po natin natutunan sa buhay na Rizal ngayong araw na ito at dahil po yan sa ating napakagaling na tagapagsalita. Muli po, maraming salamat po, Sir Jordan. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan o virtual club po tayo kay Sir Jordan. Thank you po. So, ayun po, inaanyayan po na magbukas po ng camera, Sir Edward po, para po sa ating certificate of recognition po. Sign ko lang po, Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A, Calabarzon, Division of Laguna, District of Nagkarlan, Florida Integrated National High School. This certificate of recognition is hereby awarded to Alexander D. Jordan for his service rendered as speaker during the 125th anniversary or Matridom of Dr. Jose P. Rizal, with the team Rizal para sa Agham, Katotohanan at Buhay, conducted by Araling Panlipunan Department of Florida Integrated National High School, given this 7th day of December 2021 via Google Meet, signed by Eduardo A. Peralta, Head Teacher 3, and Dr. Romeo M. Sulipin, Principal 2. Sa picture po muna tayo. Okay, so maraming salamat po. And again, sa akin po ang karangalan. And shout out po sa aking kapatid, Ate, thank you. And sa akin po, Ninong Romy, thank you very much for this opportunity. And I really appreciate po na
nagkaroon po ako ng pagkakataon na magbahagi ng konti tungkol po sa ating pamasang bayan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po, Alex. Thank you po, Sir Alex. Po, so hindi pa po tayo nagtatapos. At para po sa pagpapakilala ng ating susunod na tagapagsalita, tinatawagan po muli si Mrs. Alilyn B. Viterbo. Magandang hapon po sa ating lahat. Malinaw po uli ako, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, so bakit po kaya uli ako ang magiging tagapagpakilala bagamat nung una po ay ako pa rin po? So sapagkat ang atin pong tagapagsalita sa hapon pong ito ay lubos kong kilala sapagkat mula po sa kanyang high school ay nakasama ko na sapagkat siya po ay aking naging estudyante. So kanina po ay ako'y nag-chat pa sa kanya, tinanong po kung anong year ko siya na-handle. At talagang ang kanya pong memory ay napaka-sharp pa. So talagang napaka-inaw kung gaano kahusay siya nung high school during our lesson sa recitation. So ganun din po yung memory niya ngayon kahit lumipas na ang mahabang taon. So siya po pala ina-handle ko first year high school at third year. So talagang napakabilis ng panahon. So mula noon, ang kanyang pagiging mahusay na mag-aaral hanggang sa ngayon ay kakikitaan natin. So hayaan niyo pong ipakilala ko sa inyo ang ating tagapagsalita sa hapon pong ito. So siya po ay guro sa Cristobal S. Conducto Memorial National High School. So nagtuturo nga po siya ng Araling Panlipunan. Hindi na po tayo magtatanong kung bakit yung po ang major niya sapagkat simula po sa kanyang pag-aaral, tunay na kinahiligan po siya, paugnay po sa mga history, paugnay po sa mga museo. So kaya kung kayo po ay mag-visit, i-stock niyo po siya, makikita niyo po na maraming lugar siyang pinupuntahan. At isa nga po dito ang iba't ibang museo. So siya po ay nagtapos ng kanyang masteral sa Laguna State Polytechnic University at kasalukuyang kumukuha po ng kanyang doctoral sa nasabi din pong institusyon. So ang ating pong tagapagsalita sa hapon pong ito ay nakapag-publish din ng kanyang mga research. Kasama po dito ay ang kaugnay sa kasaysayan ng ating bansa at maging ang Asian history. So talagang napakahusay ng gurong ito. Siya po ay member ng Philippine Historical Association and former president ng Nagkarlan Cultural Heritage and Historical Organization. Siya po ay active member din ng Scouter, kung saan siya po ay Wood Badge Rank and Boy Scout of the Philippines. Kung kanina po ang ating pong unang tagapagsalita ay isang eagle, ngayon din po ay sila po ay parehas pala na ang puso ay nasa Boy Scout din. So siya din po ay katulong sa pag-advocate ng Young Scout para po ma-integrate yun pong Sustainable Development Goals for 2030. So yung mga projects at mga activities po, kaunay po dito ay katulong po siya sa pagsusulong ng mga programang ito. So siya po ay recognized Outstanding Youth of Nagkarlan Tatak Nagkarlangin Award. So kung kayo po ay nakakapanood ng ganitong celebration, pagbibigay pugay, pagbibigay parangal sa mga husay na kabataan, mga leader ng Nagkarlan. So ang ating pong tagapagsalita ay award din sa nasabing gawain ito. Ganun din po, siya din po ay Gawad Felici Simonti San Luis para sa namumukuntanging kabataan Laguna noon pong 2017. So talagang napakahusay, nakakatuwa, nabasahin po yung kanyang mga info. Ang member din po siya ng Advocate for 2030 Youth Force in the Philippines, serve as the former Laguna Coordinator for Region 4A Regional Council. So talagang napakalayo na ng kanyang nararating. At nakakatuwa po, kaugnay
patnay pa rin po sa kanyang achievement. So siya po ay a traveler, content creator, and speaker. Habang siya nga po ay minessage ko, kaunay po dito sa ating celebration ito, para po kunin ko yung kanyang approval kung pwede po siya. So siya po pala noon ay nasa Bigan. So talagang ang kanyang mga lugar na pinupuntahan ay kaugnay pa rin dun sa kanya pong pagtuturo at talagang passion. So nakakatuwa po na ang kasama po natin sa hapon pong ito at magbabahagi ng kanyang kaalaman ay mula sa atin pong paaralan, ang mahusay at ang guro ng Araling Panlipunan ng Cristobal S. Conducto Memorial National High School. Bigyan po natin ng virtual clap, Sir Lemuel Montivero. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po, Ma'am Alilin. Ayan, I'm very humbled po na kayo po nagpakilala sa akin. Si Ma'am Alilin po, isa sa mga mahusay na guro ko nung high school. So, masaya-masaya po ako na si Ma'am Alilin ay nakikita ko ulit. Kapag events, lagi ko nakikita si Ma'am Alilin. Hello din po sa mga former teachers ko. Yung dati ko advisor na ito dito si Sir, si Ma'am Angelo, teacher ko din sa APN first year. Tapos second year din. Tapos, sino ba nakikita ko? Alright, si Sir Francis, nakita ko din kanina, advisor ko ng third year. Pabuito ako ni Sir Francis eh. Pabuito ng utusan. Joke lang po. Okay po, so magandang hapon pong muli sa inyo lahat. So ako po ay naangiyahan po na ibahagi sa inyo ang tungkol naman kay Bonifacio. Kanina po ay natalakay po kanina o ibahagi po sa atin ni Sir Alex lahat ng tungkol kay Dr. Jose Rizal. At alam ko po na ilan po dito alam niyo na rin at na-review din po. Ngayon po ay babahagi naman po sa atin ang tungkol kay Andres Bonifacio. And I will share my screen po. Loading lang po, ano? Medyo turtleneck. So anyway po, last November 30 is the celebration of Bonifacio Day. So Bonifacio Day, ito lang po yung isa sa mga kakaiba na celebration, commemoration ng isang bayani sapagkat halos lahat ng mga bayani ay kinocommemorate po natin sa kanilang kamamatayan. Ngunit ito sa Andres Bonifacio ay commemoration po niya ay during November 30, which is his birthday. So, si Andres Bonifacio po kasi is namatay ay May. So bakit kaya? So malalaman po natin mamaya sa pagtatalakay po natin. At isa po, si Andres Bonifacio, kalimitan, mapansin natin na lagi siyang pinoportray as parang marahas, matapang, ganun. Parang kumbaga, sa isang klase, parang titignan natin, parang kinocompare siya as basagulero, ganun. Or kino-compare natin siya bilang isang medyo may maangas na rating. But then, Andres Bonifacio is different from that perspective. Makita po natin, si Rizal, parang pinoportray naman siya as something na matalino, parang top of the class. Yun po parang binibigyan natin ng difference. Sabi nga po kanina, Sir Alex, they are parang pinagka-clash sila. And isa po, according nga po sa ilan sa mga natinan ko mga lectures, isa sa mga pagkakamali ng mga guro nung pagtuturo ng kasaysayan ay ang pagkasabong kay Andres Bonifacio at kay Rizal sa kanilang mga nagawa at kanilang mga ideya. At ito po yung isa sa mga napansin natin na medyo walang connection. Sino walang internet? Na walang internet. Yan po. Nawalan po.
medyo naglo-loss po ng connection sa amin at naglalag po yung laptop. Pasensya na po sa technical problem po, no? So, yun po. Na ito po muli, si Andres Bonifacio. Sabi ko nga po kanina, palagi ang pinagka-clash itong dalawang bayani natin ito. Na si Rizal is nakapaglaban ng mapayapa sa pamagitan ng kanyang talino, sa pamagitan ng pluma, samantala ito si Andres sa pamagitan ng taba. Ito po yung isa sa mga pagkakamali natin sa education system na kung saan parang although pinipigyan po natin sila ng parang ideya na ipagtatanggol at magnify yung kanilang mga nagawa, ang nangyayari, parang mas nagkakaroon tayo ng kampihan at nadidivide natin yung mga ideya ng tao. Po. At ito po, balikan natin ang biyografiya ni Bonnie. Si Andres Bonifacio E. de Castro, ang kanyang buong pangalan o sa pangalang Mang Espanyol noong panahon nila. Ang petsa na kapanganakan niya is Nobyembre 31, 1863. At siya po ay pinanganak sa isang maliit na kubo sa Calle Ars Azcaraga, ngayon ay Claro M. Recto Avenue sa Tondo, Manila. Siya po ay anak po ni Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Kung babalik po tayo sa sinaunang panahon, ang bigas po ng pangalan ni Andres Bonifacio ay Andres Bonifacio E. de Castro. Siguro na po ang bigas sa bibig ng isang Espanyol at ng mga Pilipino Hispano noong panahon ng mga Kastilan. At ito po, anin po sila magkakapatid at si Andres po ang pinakamatanda. Siyempre, ang pinakamatanda, siya yung parang sinusunod. Dahil namatay po ang mga magulang ni Bonifacio, ni Andres, ni Andres, noong siya po ay 14 na taong gulang lamang. Ngayon po, ito po ang kanyang mga kapatid, si Siriaco, si Procopio, Trovatio, Espiritiona, at si Maxima. Si Procopio ang nakasama niyang mamatay noong siya ay katulad na kamatayan noong 1897. Ito naman po ang kanyang pag-aaral. Kung magkakaroon tayo ng curriculum vitae ni Bonifacio, ito po ang kanyang makikita sa kanyang nagawa. Sabi nila, si Andres Bonifacio ay walang pinag-aralan o hindi siya nakatungtong ng pag-aaral, hindi lamang siya nagkaroon ng formal edukasyon. Pero ito po ang nangyari. Natuto siya ng alfabeto mula sa kanyang tiya. At ngayon po, pagkatapos nun ay nag-aral ng primary edukasyon sa isang private school kay Guillermo Osmeño, at pagmay-ari ng isang private school ng Cebu. Sabi nga po ng isa sa mga paborito kong historia na si Xiao Chua from De La Salle University. Ito pong private school na itinan niya kay Guillermo Osmeño ay equivalent po ito sa tinatawag nating grade 8 ngayon sa 30-12 curriculum. Pero si Bonifacio po ay hindi nakukumpleto ng formal edukasyon. Pero si Bonifacio po ay isang wide reader. Siya po ay mahilig magbasa. Dahil po ni Rizal, pareho po sila ng passion. Pareho po sila magbasa. Kung babalikan natin ang kasaysayan, maraming mga katulad ni Bonifacio na mahilig magbasa. Isa po dyan ay ang dating Senador Ninoy Aquino at ang dating Senador din na si Blas Poble. Okay po. So, ang
ang ang description sa kanila is voracious reader. So walang porma na edukasyon, ngunit nag-aral sa sariling kakayan at napahusay ang alaman sa Espanyol at Tagalog sa pag-aaral niya sa loob ng warehouse ng isang German firm na Presel and Company. Ito naman po ang kanyang employment history. So ang trabaho niya, unang-una, nagtrabaho po siya bilang tagapagpinda ng abanikong papel at baston. Yan po, self-employed po siya noon, para lang masuporta ng kanyang mga kapatid. Naging mensahero din po siya sa Fleming & Company, at lumipat po siya bilang warehouse man sa Presel & Company, isang German firm. At siya rin po ay na-promote bilang sales agent ng nasabing kumpanya. Ito naman po ang kanyang naging kabiyak. Ang nauna po niyang asawa na si Monica ay namatay, wala pong nakatala kung ano pong edad niya nung siya ay namatay. At ang impormasyon ay namatay po siya sa leprosy o keto. After a year, ay napangasawa naman niya ang isa sa mga kilalang babae sa kasaysayan ng Pilipinas na si Oriang o Gregoria de Jesus. Si Gregoria de Jesus ay napag-ibig ni Andres Bonifacio noong siya'y 16 gulang pa lamang. At si Andres Bonifacio ay 29 gulang ng mapangasawa niya o nagkaisang ibig sila ni Oriang. Una ay hindi sangayon yung mga magulang ni Oriang, ngunit nakasal sila sa seremonya ng Katolikong, magkaroon silang Catholic rites at sa rites ng katipunan. Siya rin ay ang kanyang non-tiger or war name is Lakampi. So, ano ba yung mga libro na binabasa ni Andres Bonifacio? Si Andres Bonifacio, sabi ko nga po kanina, isang wide reader. Ito po ang ilan sa mga libro o mga tala ng mga libro binabasa ni Andres Bonifacio. Una ay ang dalawang nobela ni Luceres at Nodolmi Tanquere at El Filibusterismo. Diyan po namulat ang mga mata ni Rizal at diyan din po naging idol niya si Jose Rizal at ni Bonifacio si Rizal at si Bonifacio is naging idol niya si Rizal. Next po ay History of French Revolution. Ito po yung nangyari nung panahon ng Revolution Frances na kung saan ay napatansik nila ang monarkiya. Si King Louis XVI at si Marie Antoinette na sobrang maluho at hinayaan na makutob ang kanyang mga kasakupan. Next po ay The Ruins of Palmyra, Meditations of the Revolution of the Empire, Lives of the President of the United States. So ito po, inuturing po itong mga subversibo ng mga ano. So ang tawag po sila, parang nung panahon yun is na-red tag sila. Ano po, parang sabi nila ng mga Espanyol na itong mga libro ito yung subversibo. Eh itong Lives of the Presidents of the United States, eh parang biyografiya lang naman to ng mga presidente ng Amerika. Tinurin po itong subversibo dahil sa role ni George Washington sa American Revolution. Kasi mapansin, kung pabalikan niyo po yung world history, meron po tayong 13 colonies noon sa United States. At ito pong 13 colonies ito na sakop ng Britanya ay nabawi ng mga revolusyonaryo. At si George Washington na hindi talaga tubong United States ay patansik nila ang Britanya. Kaya po nagkaroon ng 13 colonies. Yun po yung original 13 states ng United States of America. Yan. Nagbabasa din po si Andres Bonifacio ng Biblia at Religion Within the Reach of All. So dito napansin ni Bonifacio bilang isang member ng Freemasons, ano, Mason po si Andres Bonifacio, they considered siya po ay kaaway ng simbahang Katolika. Si Bonifacio ay nagbabasa ng Holy Bible at itong Religion Within the Reach of All, parang hindi ito applicable sa Pilipinas. Ah. Bakit hindi tinuturuan ang lahat ng mga Pilipino ito at hindi naya magbasa ng Biblia? Ano po? So, nung panahon ng mga Kastila, ganyan po ang nangyari. At siya rin po ay nagbabasa ng International Law, Civil Code at Penal Code tungkol sa batas. Nagbabasa din po siya ng Medicine. Pinabasa din po niya si Alexander Dumas, Victor Hugo, yung Les Miserables, nasa po niya yan, at si Eugene Sue, The Wandering Jew. Ano po? Yan. Yung mga libro na binabasa ni Andres Bonifacio na binabasa na rin ngayon ng mga iba't ibang mga scholar o mga nag-aaral sa kolehiyo. Ano ba yung sitwasyon ng panahon ni Bonifacio?
Si Andres Bonifacio po ay pinanganak sa panahon na kung saan ang mga katutubo ay itinuturing ng mga Indio at ang mga Spanish friars o mga fraile ay pininiwala ang mga kinatawa ng Diyos sa lupa. Naobserbahan po niya ng mga Pilipino ng mga panahon ito ay hindi malayan. Kaya ang Spanish government at ang Catholic Church ay inalitin sila. Ano po? During the same period, yung pong Masoneria ay nagkaroon ng parang malaking popularidad ng panahon yan. Si Bonifacio po, sobrang idol niya po sa Jose Rizal dahil sa napaka yung great effort po niya sa pagkagising at sa pagiging witness po sa pagkakatatag ng tinatawag na La Liga Filipina na pinangunahan po ni Jose Rizal noong ikatlo ng Hulyo 1892. Sa hindi kaganda pangyayari, ang organisasyong ito ay namatay naturally dahil po si Rizal po ay naipetapon sa dagitan. So prior po sa involvement sa Masoneria at sa La Liga Filipina, si Bonifacio po ay nagpatuloy sa kanyang pagtatrabaho sa Fresnel and Company at siya po ay naging da rin ng mga abanikong papel at mga baston. Doon po niya na-meet yung isa pa sa mga kaibigan niya o yung mga taon nagkaroon ng malaking involvement sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay si Ladislao Diwa at si Teodoro Plata na merong malaking role sa pagkakatatag ng nakakabit na kay Bonifacio na organisasyon. Ito yung tinatawag na Katipunan. Ano ba itong Katipunan? So ito ay tinatawag din o opisyal na tinatawag na kataas-taasan, kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan o KKK-ANP. So noong July 7, 1892, ito ay inaitatag. Ito po ay sa bahay ni Diodato Arellano sa address na ito na 734 Calle Elcano Corner Azcaraga. At para maging member kanya, kailangan po mag-blood compact. Bakit may blood compact? Kasi po ito po ay nagsisimbolo sa organisasyon na bilang isang secret society na tawag dito, magkaroon ng separation ng Pilipinas sa Espanya bilang isang kasariling bansa. At ang first supremo ng Pilipinas, ng Katipunan ay si Diodato Arellano at sumunod ay si Roman Basa. Pangatlo lamang si Andres Bonifacio. Ano po? So, 1893, sumali ang mga babae sa organisasyon. At ang mga unang kasabi nito ay si Oriang, asawa ni Bonifacio, si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, si Marina Dizon, at Angelica Lopez. So, sila ay parang nag-serve as keepers ng mga importanteng mga dokumento at sila din po ay parang sumasama sila sa mga lalaking miyembro sa mga regular meetings bilang parang gilas. Ano po? So, 1894, the Katipunan spread throughout Manila. Kumalat po ito sa buong Manila at para may strengthen o mapatibay ang paglawak na operasyon ng Katipunan, nagkaroon sila ng parang organizational newsletter or newspaper. Ito po yung tinatawag na Kalayaan. Ito po yung official organ ng Katipunan at ang nagpapublish po nito ay si Emilio Jacinto bilang editor. Ngayon naman po, ito ang dalawang works ni Bonifacio na publish sa Kalayaan. Una ay ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa na noong high school ay ito yung ginagawang speech choir. Ano po? At ang dapat mabatid ng mga Tagalog, ito po yung isa sa mga kilala-kilala. Kanina, nabanggit kanina ni Sir Alex ang tungkol doon sa paghikayat kay Jose Rizal para maging bahagi ng revolusyon. So noong ikatlo ng Mayo 1896, nagkaroon po ng plano sa revolusyon ang Katipunan. At nagkaroon ng important meeting para dito noong nasabing pensya na yan. So dito, ang plano nila ay iligtas si Dr. Jose Rizal o sa dapitan at sabi nila dapat si Jose Rizal ang mag-lead ng revolusyon. Ang task na ito ay binigay kay Dr. Pio Valenzuela.
Pero sabi nga, si Rizal ay nag-express ng kanyang oposisyon na sabi niya na ang mga tao o ang bansa o mga revolusyonaryo ay hindi pa handa sa paglaban sa isang napakalakas na bansa o ang Espanya tinutukoy niya dito. At dito, protektado sila ng napaka-advanced na mga armas at iba pang mga kagamitang pandigma. Ngayon din, sabi niyo sa Rizal, kung hindi daw mapipigilan ang revolusyon o talagang tuloy-tuloy na ito kasi talagang nag-aalsa na ang mga tao, kailangan, sabi niyo sa Rizal, ay kailangan humingi tayo ng tulong sa influensya ng mga tao at sila ay kumpinsihin, suportahan ang revolusyon. Si Jose Rizal, sabi din niya na minumungkahi niya na si General Antonio Luna ay makuha o maging kasabi ng organisasyon dahil sa kanyang military expertise at sa affiliation niya sa mga ma-influensyang Pilipino. Ano po? So, dahil ang katipunan ng isang secret organization, ito ay natuklasan. Sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Sa isang, ito pong istorya na yan. Sa isang printing shop ng Diario de Manila, nagresulta ito ng discovery ng katipunan. Ito po nangyari sa Apolonio de la Cruz ay binigyan ng 2 piso na pagtaas ng sahod, aumento sa sahod, samantalang si Teodoro Patiño ay hindi malamang nabigyan. So nagkaroon ng parang sagutan itong dalawa, si Patiño at si Apolonio de la Cruz. Kaya ito sa Patiño ay naibahagi niya yung mga secrets ng katipunan sa kanyang kapatid niya si Honoria Patiño at sa kumbento na kanyang pinag-iistayan ay medyo may yak-yak itong si Honoria. Ano po? At dito nakuha niya yung atensyon ng mga madre. Sabi, bakit ko umiiyak? At ngayon, nasabi ngayon ni Honoria yung sikreto na yon sa madre. At itong madre nito ay na persuade niya si Chodon, si Patiño na sabihin lahat doon sa cura paroko nung parish yung parish priest ng parish priest ng Tondo na sabi niya na ayan si Padre Mariano Hill ni nasa screen po natin ano si Padre Mariano Hill na kahit na sabihin ni Chodon Patiño sa kanya lahat at after marinig ni Padre Mariano Hill yung lahat ng revelasyon na yun ay kinontak niya kagad yung mga authorities at sinabi niya na i-raid niyo yung mga yung printing shop, lahat ng mga documents, lahat hanapin niyo. And then natagpuan nga yung mga documents, yung mga mga oaths na pinirmahan sa pamamagitan ng dugo at mga resibo, ledgers na related sa katipunan. At ngayon, si Father Mariano Hill naman ay nagkaroon ng mga death threats. Dito po yung death threats ng unang panahon. Ano po? Ito po ay nakuha ko din sa papelyasportpress.com. Ano po? Hanggang ngayon ay yan po isa sa mga ebidensya na noong unang panahon ay hindi basta-basta ang patayan. Magkakaroon muna ng death threat. Ano po? Sabi yan, oras muna. Yan. So napagkasama po yung Tagalog at Kastila. Si Padre Mariano Hill. Okay po. Next, dahil dyan to, nag-joke sa isa sa mga kilalang pangyayari sa kasaysayan ng unang sigaw ng katipunan ng Puganlawi, sa kaya Puganlawi. Ito po yung diorama na inuunan ko ng aking telepono. No? Yan po ay sa museo ng katipunan sa San Juan. Ano po? Bago po pong pandemic ay nakabisita po ako dyan. At nung, pero ito, balik po tayo dito. August 23, 1896, ang Supremo at ang kanyang mga tagasunod ay formal nang nilunsad ang isang armed revolution against Espanya. Dito ay pinunit nila ang mga sedula, ang simbolo ng kanilang hindi pagsunod o pag-alis sa pagsunod sa mga mananakop. Ito po yung tinatawag nating The Cry of Puganlawi. Kung makita niyo po, ito po yung sample ng sedula na pinunit nila. Ayan, punitin ang sedula. Dahil ang simbolo ng sedula ay ang pagiging under pa rin ng Espanya dahil nagbabahid siya ng
buwis. Yan po. Ito po yung pinaglabanan shrine sa San Juan. Ano po ang sinisimbolo ng monumentong ito? So, nagkaroon po ng tinatawag na patuloy na pakipaglaban. Noong August 29, 1896, ang katipunan po ay sinubukan nila na sakupin o bawiin ang Mandaluyong, Bandakan at Pasig. Pero yung kanilang mga pagkatake ay hindi naging matagumpay. So, nangyari po, yung labanan sa San Juan del Monte ay naging isang sabi natin falpa o hindi naging matagumpay. Ano po? Kaya ngayon, ang gobernador general noong panahon yun na si Ramon Blanco ay nagdeklara na tinatawag ng martial law o state of war sa walong probinsya ng Pilipinas. Ito po yung tinatawag nating Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Ito po ay makikita sa lay martial ng ating watawat. Ito po ay kumakatawan sa ating tinatawag na 8 provinces na na-under sa martial law ni Gobernador General Ramon Blanco noong 1896. Ang tawag po dyan ay lay martial. Ano po? Natutunan ko lang po yan ay noong umaten po ako ng mga lektura tungkol sa kasaysayan. Yan pala ang tawag dyan ay lay martial. Meron po yung imahe na yan sa bahay ni President Emilio Aguinaldo. So nagkaroon po tayo ng dalawang paksyon na related din po ito doon sa kay Bonifacio, ang Mag-iwang versus Magdalo. Parang sa kasalukuyan, meron po tayong dalawang paksyon na PDP laban ang ruling party sa panahon ngayon. Yung Cusi faction at Pacquiao faction. So anyway, balik po tayo dito, Mag-iwang versus Magdalo. Sino ang pinuno ng Magdalo? Ito po yung mga kapitenyo. Mag-iwang, ito po yung mga tondo base na makatipunero. So nagkaroon ng dalawang katipunang council sa Cavite, ang Magdalo at Mag-iwang naman ay walang nawalan po sila ng respeto sa mga Magdalo. Ano po? At dito, dahil sa parang nagkaroon ng parang bad blood o pag-aaway sa dalawang paksyon na ito, si General Mariano Alvarez ay inibitahan si Bonifacio na tumungo sa Cavite para mamagitan dun sa mga away na yon ng mga Mag-iwang at Magdalo. Kaya noong December 17, 1896, si Bonifacio po kasama ang kanyang mga kapatid at asawa at kanyang mga tropa ay nagpunta po sila ng Cavite, Cavite na kung saan ay doon hinarap ni Bonifacio ang kanyang tragic fate. Ano po? So nagkaroon po ng assembly sa bahay sa Imo State sa noong December 29 bago magbagong taon na dinalukan ng dalawang paksyon, Magdalo at Mag-iwang. Ang Mag-iwang members po ay umattend din po. Nagkaroon po sila ng parang pagtatalo sa bawat isa tungkol sa pag-i-establish yung tinatawag na revolutionary government para i-place yung katipunan. Pero natapos po ang asembliya ng walang pagkakasundo. Ngayon naman, nagkaroon noong March 22, 1897 ng Tejeros Convention. Ano po? Sa Tejeros Convention, ito po, makita po natin sa pintang yan, sa kulungan sa Tejeros, makita po natin dyan na merong nagkaroon ng dispute. Nagkaroon po dyan ang tiyatawag na ito po muna. Nagkaroon muna ng during the early phase po nung convention ay medyo nagkagulo yung crowd. Ano po? Nagkaroon, kaya nag-declare yung presiding officer ng recess. Nung bumalik sila, nag-assume yung convention, si Bonifacio po ay na-assign para mag-preside ng election para sa mga officers ng bagong gobyerno. Gobyerno na po pinag-usapan dito. Ano po? Ito po yung sa mga unang election. Hindi ko sinasabing unang election dahil meron pang mga unang election para sa pag-establish ng bagong government. Ano po? Pero ito po, si Bonifacio po ay nilay down niya yung isang rule ng assembly yan na irespeto kung anuman ang magiging kalalabasan ng eleksyon. Nung si Bonifacio po ay nahalal bilang Secretary Interior, si Daniel Terona ay parang kinontes niya o parang nagkaroon siya ng pagtutol sa posisyong
makukuha ni Bonifacio hawakan niya. Sabi ni Daniel Terona na dapat humawak lamang yung posisyon na yon na isang abogado na kapag tapos ng pag-aaral. Para si Bonifacio na, pero syempre parang kung sa iyo sasabihin yun, tapos hindi ka naman nakapagtapos sa pag-aaral, parang ang sakit sa kalooban na di ba ako pwedeng maglingkod? Ano po? So ngayon, naranasan ni Bonifacio na ma-insulto doon at sabi niya kay Daniel Terona na humingi ka ng kapatawaran para nag-demand siya ng apology kay Terona. Dahil sa kahihiyan ni Andres at sa galit niya, dineclare niya na lahat ng mga napag-usapan, lahat ng mga nangyari sa Tejeros Convention ay walang visa or null and void. Kasama na kanyang mga supporters ni Bonifacio, umalis sila doon sa State House na yun. So ito po yung ano, nagkaroon po ng tinatawag na Acta de Tejeros at Naik Pact. Ano po yan? So sumunod na araw, si Bonifacio po, in-stress niya sa ang dahilan niya ng pagkaka-invalidate niya doon sa Tejeros Convention. Sa pamamagitan po ang tinatawag na Acta de Tejeros. Ito po ay pinirmahan niya at ang kanyang mga supporters. Ngayon naman, yung mga elected officers sa Magdalo ay nagkaroon ng meeting sa Santa Cruz de Malabon. Sa gabing yun, si Ignaldo at ang kanyang mga elected officers sa Tejeros ay nanumpa sa kanilang bagong katungkulan. Si Bonifacio naman ay nag-decide na maging independent sa doon kina Aguinaldo in accordance with the NAIC PAC na ipatupad o nainak sa pamagitan ng pagpirma ng 41 supporters including dalawa sa mga general ni Aguinaldo. Pero yung dalawang general na yun ni Aguinaldo ay umalis, naging balimbing kasi noong unang panahon, balimbing na din ano, umalis sila sa pagsuporta kay Bonifacio at napag-usapan nila at nanumpa sila ng katapatan dito kay Aguinaldo. At yung revolutionary government nga ay in-establish na without customary elections dahil noong April 17, 1897 ay nakompleto na ni Aguinaldo ang lahat ng kanyang cabinet members through appointment. So walang eleksyo. As a result, ano po, nagkaroon ng experiences sa Cavite na kung saan si Bonifacio po ay nagplano na ibalik sa Montalban at sa San nagkaroon siya ng plano na bumalik sa Montalban, San Mateo. Sa kanilang daan, patungo sa Montalban, siya at ang kanyang mga followers ay dumaan sa Limbon, Indang, Cavite. Na kung saan, sa lugar na ito, sa Limbon, Indang, Cavite, ay maraming kulang na pagkain. Ano po? At talagang sila ay nag-iigpit ng sindrom sa pagkikipit dahil sobrang kulang talaga ng pagkain dito at matindi ang kahirapan. Sa at this point, si Severino de las Alas ay umalis na sa pagsuporta kay Bonifacio. Dito nagalit si Bonifacio at siya ay nagsabi ng mga threats, mga binalaan niya yung mga to, na medyo na-misinterpret ng mga tao ng Indang. Kaya ay mga tao ay humingi ng tulong kay Aguinaldo at immediately, sabi niya, arestuhin si Bonifacio. Kaya noong April 27, 1897, dito po ay nagkaroon ng clash ano po sa pwersa ni Bonifacio at Aguinaldo. At doon sa clash na yon, napatay po ang isa sa mga kapatid ni Bonifacio at Seriaco. Pero ito si Procopio at ang Supremo ay naaresto. Si Andres Bonifacio po ay nasaksak sa leeg. Ano po, na kung saan nagpahina sa kanya dahil sa kawalan ng maraming dugo. Ito po, makita po natin ito sa Museo ng Paglilitis kay Bonifacio, ano po, sa Cavite. So sumunod na araw po, yung mga naaresto na si Bonifacio at si Procopio ay dinala sa Indang Tribunal. Tapos dinala din po sa NAIC. During that day po, si General Mariano Noriel na nag-create ng tribunal ay hinatulan, mabilis po ito, no? hinatulan at kinondict po itong si Bonifacio at itong Bonifacio brothers na ito at tinasawang po sila ng sedisyon. Hindi na po na kinasawaan.
pinatulan na sila po talaga ay nagkaroon ng sedisyon at kailangang mamatay. Pero, nagulat po ang lahat ng si Aguinaldo ay nag-intervene. Ano po, nag-intervene po siya. Sabi niya, binaligtad niya yung verdict na sinabi nilang na ang magkapatid ay papatapon na lamang sa isang isolated island doon sa Cavite. Pero ito po nangyari. Si General Noriel at si General Pio del Pilar ay may parang kinumbinse na si, sabi niya sa Aguinaldo na dapat hindi patapon ang kailangan sa kanila, dapat sila ay patungan ng parusang kamatayan. Ano po? At dito, kung hindi natin to gagawin, ito po yung nakasulat mismo sa ano po, kung ibig po ninyo magpatuloy ang kapanatagan ng pamahalaang mapaghimagsik at kung ibig ninyo mabuhay, mabuhay pa tayo ay inyo pong bawiin ang inawad na indukto sa magkapatid na yan. At sabi naman ni Aguinaldo, sabi niya dito, dahil dito'y aking binawi at inutos ko kay General Noriel na ipatupad ang kahatulan ng Konseho de Guerra na barilin ang magkapatid, mahalang-alang sa kapanatagan ng bayan. So ito na nga po ang nangyari. Pinatay noong Mayo 10, 1897, si Procopio at si Andres ay pinaril sa Mount Nagpatong malapit sa Mount Buntis sa Marugondon, Cavite. Ito po yung nangyari na kung saan ay namatay ng maaga ang Supremo. Kaya po, dito po matasagot ang katanungan bakit hindi sa kamamatayan inaalala si Andres Bonifacio dahil kapwa Pilipino po ang pumatay kay Andres Bonifacio. Ito, yung education attainment po ni Bonifacio at yung military expertise niya ay maaaring hindi equal doon sa iba pang mga heroes natin na nakasuot ng mga uniforme ng isang sundalong Pilipino, ng sundalong revolusyonaryo. Pero yung pagmamahal niya sa bansa natin ay sobrang hindi na ito ay hinahangaan ng ilan sa mga katipunero na hanggang sa panahon ng mga Amerikano ay lumaban pa rin para sa pang-aapi, laban sa pang-aapi at injustice. Pagsisihin sa Aguinaldo, sabi nga ni Professor Xiao Chua, ano po, yung nakaputi po na si Professor Xiao Chua, sabi po niya, we have to consider that he was 28 or 29, si Aguinaldo po yun, when he became president. He was surrounded by traditional politicians, yung cabinet members niya na-appoint niya. It was the elite system, elite democracy that killed the Supremo. So masasabi natin, hindi natin pwedeng sabi nga ni Professor Xiao Chua, hindi natin pwedeng sabihin na si Aguinaldo ang may kasalanan. So, hindi natin matatandaan natin na bago maging presidente si Aguinaldo, hinawakan niya muna ang mga posisyon ng Cabeza de Barangay ng Binakayan at Gobernador Silio Capitan ng Municipal of Cavite El Viejo. Ano po? So, yan yung isa sa mga na medyo hindi pa magaling si Aguinaldo sa decision making at mabilis pa siyang ma-wave nung mga payo ng kanyang mga cabinet members, lalo mga cabinet members niya ay dating bawang mga panindig din. Ano po? Mapasin natin sa pera, si Bonifacio na namatay, inaala natin bilang isang bayani. Dati siyang nasa 20 piso hanggang sa nandun na rin siya sa ilang mga denomination natin. Sa 1 peso. Tandaan po natin na ang pinakamaliit na denomination natin sa pera, bawa piso, yun po yung isa sa mga pinakamahalaga na nandun po yung isa sa mga pinakamahalagang tao. Kaya yung piso natin, nandun po, parang isa sa mga kilala kasi ay si Jose Rizal. Ano po? So, 5 pesos. Ngayon, si Andres Bonifacio. Dati siya nasa 1 peso. Ano po? Tapos nalipat sa 2 piso. Kaya naging 5 piso. Tapos pinagtan siya ni Aguinaldo sa 5 piso. Kaya medyo hanggang sa pera ay nagkaroon din pa po ng politika. Ano po? At sila nakasama ni Mabini sa 10 piso. Ngunit nalilis naman siya, pero binalik din naman. Ano. Ngayon, sinama ulit siya sa 10 pisong barya at nagkaroon commemorative coin na siya lang. At ngayon, kasalukoy yung barya natin, nandun ang mukha ni Bonifacio.
Si Bonifacio po ay hindi man lamang nakakuha ng proper burial, ano po, hindi po siya nagkaroon ng state funeral unlike sa iba pang mga ibang mga bayani. Pero pininiwalaan na ang labi niya ay hinukay at misplaced sa National Library and Museum o Legislative Building natin. Ngunit nawala dahil sa Battle of Manila noong 1945, ng World War II po dito sa Pacific o sa Pilipinas. Sabi nga po na isa sa mga kilalang historian na si Epifanio de los Santos o yung sa kanya pinangalan yung EDSA, ito daw putong ito na nasa picture ay authentic na kay Bonifacio. Hinukay raw ito noong 1918. Ngunit, ang mga labing ito ay nagamit sa politika na maglaban sa pagkapangulo ng Commonwealth noong 1939 si Manuel L. Quezon, Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglibay. At natandaan natin, si Aguinaldo po ang pwerma ng death sentence si Andres Bonifacio. Kaya ito ang ginamit ni Manuel L. Quezon para sa political agenda niya laban kay Emilio Aguinaldo. Ano po? Sabi nga ni Dr. Ambeto Campo, isa sa mga kilalang historian sa Pilipinas, some bones exhumed in Maragondon, Cavite in 1918 were said to be Bonifacio's. I never believed this to be authentic because history tells us that Andres and Procopio Bonifacio were executed in Maragondon on May 10, 1897. A revolutionary court found them guilty of treason and sentenced them both to death. The brothers Bonifacio were buried in the same grave, yet only one set of bones was exhumed in 1918. If these are indeed the remains of Andres Bonifacio, where are the remains of Procopio? If these are bones of Procopio, then where are the bones of Andres? So, sabi ni Dr. Meto Campo na ina-argue niya na bakit isang buto lang nakita kung ito nga talaga yung buto ni Andres Bonifacio, dapat dalawa daw ang makita because dalawa silang namatay noong panahon niya, dalawa silang natulan death penalty. Pero ito nakakatuwa. Ito lang November 30 ay inawardan posthumously si Bonifacio ni President Duterte ng Order of Lapu-Lapu Magalong Rank ni Andres Bonifacio sa pinilabanan ng shrine sa San Juan. At dito po, makita natin na kahit sa si Andres Bonifacio na kulang sa parangal, kulang sa pagkilala ng mga panahon yan, ay binigyan ng parangal dahil sa kanyang mga nagawa. Maaaring huli na dahil hindi na matatanggap ito ni Andres Bonifacio ng personal, pero ang pagkilalang ito ay magkasabi sa atin na si Andres Bonifacio bilang isang Pilipino, bilang isang revolusyonaryo, ay may ginawang benda para sa bayan. Ito po, katibilan po, si Andres Bonifacio po, hindi po niya tinatawag na Pilipinas ang ating bansa. Dahil ito po ay pinangalan, dahil nga po ang Pilipinas ay pinangalan ni King Philip II ng Espanya. Ang tawag niya po sa Pilipinas ay Haring Bayang Katagalugan. Ano po? Pero sa aking sariling pananaw, hindi ako ma-agree kay Andres Bonifacio na Katagalugan ang tawag. Sapagkat hindi lamang po Tagalog ang nakatira sa Pilipinas. Sabi nga po kanina ni Sir Alex is meron tayong tinatawag na regionalisasyon. At makita po natin sa 754 Murillo Velarde map yung antropolohiya ng mga tao sa iba't ibang lugar ng bahagi ng Pilipinas na merong iba't ibang mga kultura at iba't ibang mga tradisyon. So, hindi po natin siya pwento waging Katagalugan. So, doon po ako nag-disagree kay Andres Bonifacio. Pero, yung sense of nationalism, patriotism, yun po yung maganda kay Andres Bonifacio because doon po siya nag-aalam. Kaya mapasin po ninyo, may mga gustong nagsasabi na si Andres Bonifacio ang unang pangulo. Dahil nga po, siya po ang unang pangulo ng Haring Bayan Katagalugan. At ito po, kung ito po yung marirecognize ng National Historical Commission na si Haring Bayan Katagalugan ay official nga na gobyerno ng Pilipinas, pwede po magbago ang order o number ng presidente sa Pilipinas. So pwede po na susunod na presidente ay maging 18th president kasi baka si Andres Bonifacio maging unang pangulo. Ano po? So pwede po mangyari yun. Depende po kung ano po ang maging kalalabasan ng isang pag-aaral. Ano po? So, kaya nga po ni Bonifacio, dapat marunong tayo magbasa. Naalala ko nung high school ako, natutunan ko po kay Ma'am Lita Asakta, ano po, yung difference ng word recognition at reading. Sabi nga po niya, marami ang marunong magbasa, pero kukunti ang nakakapag-comprehend. Ano po, maring magaling tayo mag-word recognize, pero hindi natin naiintindihan yung binabasa natin. Pero ayon nga po sa pananaliksik, ganito mag-isip ang marami sa mga kabataan Pilipino ngayon. Ano po, nakalungkot. The mere fact na sumukot po sila ay hindi
nag-give kayo para hindi nila naiimbihan yung tanong o sa mga binasa nila mga article at kuwi sa mga problema sa ating educational system ngayon. Ito ay dahil sa mga aring nababasa o sa mga habit ngayon ng mga estudyante, kahit ang gano'ng kagaling ng guro kung hindi naman nila naiintindihan ang kanilang mga binabasa, wala rin po itong kwenta. So this proves that some Filipinos don't really read properly. In addition to Philippine history, reading comprehension po isa sa mga pinakamahalaga na dapat na skill na dapat matutunan ng mga bata. So nagre-reklamo tayo sa sarili skills ng ibang tao. Ano po yung pag-waybay nila ng mga salita, halimbawa, mga signboard na for sale, ano, meron yung mga mali-mali mga spelling ng katawanan natin. Kulang nga, hindi natin maintindihan yung pinabasa na natin ano, yung mga kabataan. Para sa mga kabataan, hindi natin maintindihan yung pinabasa natin. Pero, ang bilis natin magreklamo, mag-comment sa mga bagay-bagay. Mapapansin natin yan sa mga posts sa social media na hindi pinabasa. For example, yung recent nila yung balita tungkol kay Kong TV, ano, yung isang blogger and post ng GMA News is Kong TV and wife are pregnant. Sabi niyo ba, bakit pregnant ba si Kong? Bakit? Natanong sila bakit pregnant si Kong, yung lalaki naman siya. So may mga, kung kabasa ka ng comment, naiintindihan mo yung balita, tapos yun yung mga comment ng posi mga estudyante. Minsan matatawa ka o hindi mo alam kung matatawa ka. Kasi diba sabi nga, pag we're pregnant, ay both mag-asawa yung bilang babae. At ngayon, ang mga tao ngayon, dati kasi nung panahon namin, talaga nagbabasa kami, libro doon namin hanap yung sagot. Ngayon, marami sa mga kabataan ngayon ang umaasa sa YouTube at sa mga TikTok conspiracy videos. Marami sa kanila ang nakaasa lamang sa Google para mag-search. Ano po, kami talaga masaya ng panahon ngayon kasi talaga hinahanap talaga sa libro. Nag-library pa kami. At ngayon, parang library ngayon, parang hindi siya nagagamit masyado. Ngayon po, sa YouTube, maraming lumalabas na like, kwento ng mga Tagayan, Taliano, which is hindi po totoo yun, yung gold na binigay ito kay Marcos, hindi po totoo yun. So, yun po yung mga conspiracy video na hindi po totoo, na hindi po dapat natin maniwalaan. So, if you want to watch YouTube videos, doon po tayo sa mga legit na YouTube videos like National Historical Commission of the Philippines. Meron po silang YouTube channel. Panoorin po natin yung mga videos nila about history. Ano po? So, gaya nga ni Andres Bonifacio, bata lamang si Andres Bonifacio na makita sa revolusyon. Mahilig siyang magbasa at yun ang nagpantay sa kanyang kaisipan. Sa edad na 28, siya ay isa sa mga naging tagapagtatag ng katipunan. Isang kabataan na ginais ng pagkabago. Isang kabataan may asawa na nagganais na tumuti ng lipong ng puno na hindi pagkakabantay-bantay at kawala ng karapatang pantao. Isang Pilipinong nagganais na mga makalaya at magamot ang bayan tinatawag niyang Haring Bayang Katagalugan. Sino na ang lalaban para sa bayan? Kabataan pa rin ba ang pag-asa ng bayan? Bakit mo ipili pa tayo na magtinakong kung alam naman natin sila ang sumisira sa ating bayan? Alam naman natin na sinungaling pero pinipili pa rin natin. Niloloko na tayo pero yun pa rin ang gusto natin. Dahil pa sa nagawa ng ama na mula naman sa utang ng Pilipinas na binabayaran pa rin natin hanggang sa ngayon. Bagsak na ekonomiya noon pero hindi tayo nakikinig at natuto sa kalisayan hanggang sa ngayon. Sabi nga ni Jose Rizal, walang alipin kung wala magpapaalipin. Alipin pa rin pa tayo ng hamang-mangan. Mas gusto natin hindi sumunod sa batas at mas pinipilit natin ang gusto natin. Alipin pa rin pa tayo ng bansa na kung saan alipin tayo ng bansang walang hustisya. Hustisya na para lamang sa mga ligista at may pera. Pilit na sinisingil at pinabago ang kasaysayan para lamang sa ambisyon at kapakinabangan ng isang pamilya nagkaba ng bilyon na nagbubok sa ating kahirapan. Ito ba ang pinaglaban ni Bonifacio na hanggang sa uli ay namatay dahil sa politika? Hanggang libuto na lamang ba si Bonnie na ating inaalala tuwing karawan niya na iba sa ibang bayani na sa kamatayan inaalala? Sa darating na eleksyon, iboto ang tama para sa bansa ang leader na hindi iniisip ang sarili kundi ang higit para sa nakararaming mamamayan.
Sabi nga ni Andres Bonifacio, aling pag-ibig pa ang tingin kaya sa pagkadalisin, pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa binibuan lupa. Aling pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Yan po ay mula o halaw sa pag-ibig sa binibuan lupa ni Andres Bonifacio na isinulat niya sa pamamagitan ng kanyang pen name na Agapito Bagong Bayan. Ito po ang aking mga sangguniang kung gusto niyo pong magpasapat tungkol kay Bonifacio. Ayan, I recommend, basahin niyo po ito po sa National Historical Commission of the Philippines na article about Andres Bonifacio at yan, Beto Campo na Rizal Steak and Bonifacio Bones. Yan po, kompleto po na series niya, basahin niyo rin po yan. At pwede rin po kayo magpasa sa xiaojuwa.net. Yan po ang aking mga pinanggalingan na informasyon bukod sa mga kaalamang aking nalalaman na ano po. So muli po, maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas. Yan po, so maraming salamat po, Sir Linwell. Tunay pong nadagdagan ang aming kaalaman tungkol sa buhay ni Bonifacio. At maraming salamat din po sa mga references na inyong ibinigay. Ano po, sana po ay makatulong po ito at puntahan ng ating mga mag-aaral. Ano po, so para sa ating speaker po, open camp po at saka po kay Sir Edward po. Para po sa ating awarding of certificate. Sir Edward po. Okay po, sa awarding po of certificate, babasahin ko lang po ang certificate. Ma'am Michelle. So, the Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A, Calabarzon, Division of the of Nagkarlan, Florida Integrated National High School. This certificate of recognition is hereby awarded to Limuel B. Montevero for his service rendered as speaker during the 115th birth anniversary of Andres Bonifacio with the team Bonifacio 2021, pagbubuklod para sa kaligtasan at kalusugan ng bayan conducted by Araling Pantipunan Department of Florida Integrated National High School, given the 7th day of December 2021 via Google Meet, signed by Eduardo A. Peralta, Head Teacher D, and Dr. Romeo M. Sulimin, Principal. Okay po, picture po tayo, Sir Edward. Sir Limuel. Okay po, 1, 2, 3. So, okay na po. Ayan na po. So, marami pong salamat ulit, Sir Limuel at Tibeto. Maraming salamat din po. Para naman po sa ating closing remarks, tinatawagan po si Ma'am Nanet S. Vista. Hello po, naririnig po ako. Opo, ma'am. Okay, salamat po, Ma'am Alini. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang AP Department po ay lubos ang kasiyahan. At lubos din po ang pasasalamat sa lahat ng naglaan ng oras para makinig at matuto sa webinar na ito. Ang mga kagaruan po natin, ang mga mag-aaral, ang mga magulang at guardian, ang mga panauli po, mga nanonood po sa atin sa FB Live po natin at ang mga nasa link. Tunay na ang ating mga naging tagapagsalita ay masasabing may lubos na pagkakilala at kaalaman sa dalawang Ginoo na ating ginugunita sa pagdiriwang na ito. Salamat po sa inyo, Sir Alexander Jordan. Salamat, Sir Dimuel Montevero. Ako rin po, ayan, personally, no, may paghanga kay na Andres
yung value at kailisan. Kaya po siguro napagpala ako sa inyo. Ang pagiging makabayan at ang pagpapakita na itinagmamalaki natin ang ating pagiging Pilipino ay kabayanihang may tutuloy. Ano pa kung iaalay ang mga gawa at ang sarili buhay para rin sa may sa buhay sana natin ang ating mga natutunan sa hapon ito. Hindi naman kailangan kung sa pagkisyo na ating buhay, kundi sa maliliit at umunting gawa na nakakapagpabago sa kabubuti ng iba at sa pagkakas. Maging laging paalala sa atin ang mga nagawa ng ating dalawang makikitig na bayan at ang iba pang mga bayan. Tayo ay maging tunay na tagapagtugod sa tunay na diwanto. At ang lahat, ang pagbabasa ay nakakapagpahusay ng kaalaman. Muli po, lubos ang pasasalamat sa inyong lahat mula sa LPB. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Lynette. Para sa ating pangwakas na panalangin, ito po ay pangungunahan bigay ng Michelle M. Bas. Ma'am Michelle. Yes, so para po sa aking joking prayer, dahil ang love sali ko ay nasusunod po naranang po kayo po ay manalangin ang makapangyarihan sa lahat, tunay po na napakabuti niyo. Salamat po sa araw na ito na kami po ay maging nagsasama-sama. Salamat po sa aming mga mahusay na speaker ngayong araw. Tunay nga po na napakarami namin natutunan mula sa kanila. Ama, ito nagpapasalamat mo namin ang buhay at ang kalakasan na mayroon kami. Magamat yung ispag po na matapos ang pandemya, pero sa mga pagtunin na napakabuti ng Panginoon. Sa inyo po namin inilalapit lahat ng aming mga kanilin. Alam po namin na kami po ay yung mga pagkakasala na nagagawa at hindi po namin na ng Panginoon. Lord God, kayo nga po ang laging manguna, maging sentro ng aming buhay. Ginadalangin ko namin ang lahat sa at sinasaan sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At muli po, ako po si Ginang Marini M. Juanillo, ang naging tagapagdalay ng programa nito. At muli po kami nagpapasalamat sa lahat po ng dumalo, sa mga mag-aaral, mga magulang, at sa mga guro na nakaisa sa programa nito. So picture po muna tayong lahat para po sa ating dakilang picture. Wait lang po. Isa lang. Matay po. 1, 2, 3. Okay na po. Maraming salamat po sa lahat po ng mga guro.